Good morning guys, pang 13 days na ng ano natin ng Costco ng quarantine natin. Costco. Nag-usap yung asawa ko ng Kapampangan. Tumawag yung parents niya nasa Pampanga. Nung mga 3 weeks ago nandun kami doon. Out 2 weeks pala. 2 weeks ago nandun kami sa kanila. So the same cycle guys, the same cycle ang gagawin natin. Titingnan natin ang labas. Uy, lock na naman. Lagi talaga akong ano na. Lock na naman. Kasi giyawada ni Nikis, muli nga yung mag-work itang giyawada. Palupang yan kami ng mandatory isolation. Guys, giyawada. Lalabas tayo guys. Nako, umula na naman. Nako, umula na naman. Basa naman yung kutsi ko. Bihira. Punasan ko pa kaya to? Kapunasan ko na lang siguro. Kukuha lang ako ng pangpunas guys ha. Punasan ko. May pa bukas nga ng garage sa tli. Basta ay ba? Basta. Hindi ko alam kung kailan yung basta na to eh. Ay, sorry. Nasaan ko muna. Saan mo natin guys? Pambira, may tae na na. Tae ng ibon. Hindi kasi natin punasan tapos basa doon didikit yung mga likabok, ang hirap na nung hugasan. So guys, day 13 natin oh. So mission natin ngayon i-disinfect natin yung floor sa pamagitan ng mop na may sabon at saka kunting patak ng chlorine, kunti lang naman. Tapos yun yung strategy namin ngayon na ng mag-asawa rito sa bahay. Yung food na yan hindi muna namin binuksan. Ang ginawa namin parang pagpasaliban muna namin ng 72 hours nandyan muna. Tapos yung mga old stock yun muna namin yung gamitin namin. Tapos nag-order kami ngayon ng panibago dyan na namin ilagay. Kasi yan yung food na yan pang ano yan, pang tatlong araw na ngayon. Mamayang mga hapon pang 72 hours na. So pwede na namin gamitin yan. Tapos yung panibagong darating, ilagay ko na naman dyan. Tapos pagsaliban, pagpaliban natin ng another 72 hours para parang ano, kasi parang safe lang kasi hindi natin alam eh. So ngayon guys, yun yung ginagawa namin, magmamap kami ngayon lahat ng table yano namin. Medyo makalat lang yung bahay guys, pasensya na kayo. So yun yung mission namin ngayon sa araw na to, mag-disinfect lang sa loob ng bahay. Kahit hindi kami ganong lumalabas, pero yung mga tsinila, sapatos kasi namin, tsaka yung isang kasama namin sa bahay, at
nagtatrabaho pa kasi yun. Pero hindi naman yun nagkukontak sa mga tao. Ano, shift siya. So, yun guys. Pwede mo nang bitbitin ito, ah. So, ito pa guys, yung ginamit kong tubig, hot water siya above 75 degree. Kasi yun nga yung sabi ng mga eksperto. At least above 28 degree, matutunaw yung fats ng virus. So, nakakatulong siya. So, yun ang ginagamit ko, 75 degree na. Kasi may sarili kaming heater sa labas. So, dalawang knob yan, cold at saka hot water. So, hot water yung ginamit ko. Above yung ano dito, boiling water talaga, 100 degree. Pero pag dumaloy na siya sa gripo, 75 degree na, mga ganyan, pataas, 70 pataas. Pero okay na rin. Okay na rin. So, yan guys. Yun yung kasalukuyan na ginawa namin. Sana gawin nyo rin to sa bahay nyo para malinis din. Yan. So guys, kita ko sa inyo yung binili ng asawa ko na map bucket. Ang galing. Tingnan nyo. Yan o. Hot water, tapos may sabon. Tapos may chlorine na konti. Yan, ganun lang o. Ang galing. Tapos, hindi ka na mag-squeeze dito na lang sa gilid o. Ganun lang o. Tapos, natanggal na yung tubig niya. Galing. Yan o. Wala ng tubig o. Galing. Tapos, ito daw. Pwede daw itong ano, papalitan. May replacement daw ito. Yan, galing. So guys, mayroon din na product na ginagamit namin na pwede siyang pamatay ng 99.9% ng germs and viruses. So, gaya nito, Dettol. Pwede niyo siyang spray sa ano, tapos bago kayo matulog, akit na kayo sa kwarto or pasok na kayo sa kwarto, yan, mag-spray muna kayo dito. Yan, pagpatay ng germs at saka mga viruses yan, 99%. So yan o. Ganyan guys, makakatulong to sa ano, sa hangin. Ang ano kasi dito, i-clean niya yung ano, yung hangin. Pwede ito sa ano, sa loob ng bahay, kusina, sa bathroom, sa lahat ng surfaces, yan o, nakalagay o. Yan. Kaya kung mayroon kayong mabili nito, maganda to sa panahon ngayon. Kaya gumamit kayo ng ganito guys. Wala nga yung mga tupa guys. Dapat nandito lang. Ayun dun. Ang layo. Ay, mga baka pala yun. Wala yung mga tupa guys. Pero puntahan natin dito sa unahan guys. Kasi parang may mga baka. Ayun yung mga tupa. Ayan. Yung mga tupa. Tapos dito may mga baka guys, pakita ko sa inyo ha. Mga baka. Meron silang pinapalaking baka dito eh. Yan o. Mga hybrid na baka to. Yan o, may mga ano sa tainga. Mga pangalan. Yan, mga laki. Yan. Tapos yung tupa nandun. Ang laki ng baka, ang tataba. Ayan, lumapit yung malaki. Oh, grabe yung taba. Taba ng puti. Yung mayroon pa doon. Oh. Meron mga ibon dito. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yan. Yan guys. Oh. Yan. Nakaka yung mga tao. Pinuhanan ko ng video yung mga baka eh. Nakatingin yung isa dito.
tapang-tapang. Nakakatakot din dito kasi maraming damo, baka may ahas. Uy, lumapit. Ayaw ko umawak sa iyo, pero lalapit ka. Okay na rin. Grabe yung isa, hindi natatakot. Oh, may barbed wire siya, pero hindi siya natatakot na ano. Ang laki. Taba niya. Yung isa, walang pakialam. Kain lang ng kain. Yan. Taba ng baka. May ano siya guys, oh. May mga tag yung kainan niya, may mga number, siguro mga hybrid siguro. Yung isa naman to lalaki, yung puti, oh, ibang taba, abatsoy. Laging sinusundan niya yung ano, puti, ayong itim, yung laki nito, oh. Ah, lalaki pala to. Cute ng sasakyan na yun na pink. Yun, palapit na yung tupa. Palapit ng tupa guys. Tawid sa kabila pag ano guys, pag walang mga sasakyan na dumadaan. Ayaw ko kasi dumaan sa maraming tao eh. Kasi hindi natin alam yung mga tao na yan, saan galing eh. Nagigilty din ako, no? parang parehas lang kami, galing overseas. Pasok mo tayo sa lungga. Check nga natin tong kahoy na to na malapit sa kutsi. Kasi tatlong araw na magkasunod, may ipot yung kutsi ko. Araw-araw ko na nililinis. Mayroon talagang ibon dito na natutulog. Dito sa banda yung ipot eh, yung dalawa na to. Baka nandyan. Yan yung ipot. Ayun din siguro yung langgam. Yung ibon guys. Wala naman. Bukas ha, dito yan, dito. Tingnan natin, dyan yung ipot na yan. Kasi yung una, dyan. Tapos nung pangalawa, dyan yan rin. Yung pangatlo, dyan pa rin. Bukas, pangapat, tingnan natin guys. Pangapat, dyan pa rin. Pag dyan pa rin, malamang dyan talaga yung ibon na yan.